Mga kapuso, dala-dala ko po sa inyo ngayon ang mga Filipino hairdresser na talaga namang ang gagaling. Winner na winner. But then again, like ko sinasabi na ang tagumpay ay hindi madaling abutin. Ito ay you have to invest time, crop, at pagsasanay para lalo kayong gumaling. At ang mga kasama kong Pinoy, ubod na ng galing. Panoorin po natin sila. Ang mga Pinoy talaga ang gagaling. Yan ang pinakita kahusayan ng ating mga kababayan na lumaban sa 17th Taiwan Olympic for Hair and Makeup Competition na ginanap sa Chien Tan Activity Center sa Taipei. Si Esther Garcia, Piping Di Guzman, Larry Medina, Raquel Pangilagan at si Angie Dubluis ang napiling lalahok para sa competition ito. Lumipad patungong Taiwan ang grupo. Excited na lahat para sa magaganap. Pagdating sa Taiwan, naku, walang pinalampas ang mga panlaban natin. Sinalubong kami ng mga organizer at president ng Taiwan Hair Olympic. Nag-attend kami ng judges and competitors briefing. Pinakilala ang bawat representative ng iba't ibang bansa. At matapos ang pagpupulong, diretso na ang ating mga competitor para iusin ang kanilang mga gagamitin sa kanilang paglaban. Siyempre, kasama ang kanilang modelo na pinagpa-practice na nila. Kinabukasan, ito na ang pagsisimula ng kompetisyon. At ang mga paglalabanan sa kompetisyon, evening party makeup, men's cut and blow dry, fantasy makeup at bridal makeup. Ang lahat ay abala sa kanilang pag-aayos ng mga modelo. Talaga naman, dedicated sila sa kanilang ginagawa. At ang mga banyaga, hindi rin papatalo. Kaya naman, ang kanilang obra ay si Esther Garcia, nagkamit ng second runner-up sa evening party makeup. Si Piping Di Guzman naman, nakakuha ng first runner-up sa evening party makeup din. Si Larry Medina, sumabak at nag-champion sa men's cut and blow dry and fantasy makeup. Samantalang si Raquel Pangilagan, first runner-up sa bridal makeup. At ang nag-champion sa bridal makeup, nako, walang iba kundi si Angie Dubluis ng Pampanga. Halos lahat ng ating panlaban nag-uwi ng karangalan at pagkilala sa ating bansa. Kaya naman pagbalik na pagbalik, ayun, malugod silang tinanggap sa kanilang courtesy call sa Secretary General ng TESDA. Walang iba kundi sa Secretary Kuya Jean Mamunjong. Ang masasabi ko lang po ay sana po ma-emulate yung kababaihan, may inulit yung kalalakihan, may inulit yung mga kabataan natin na gayahin yung ginagawa ni Mother Ricky rito, no? Kami po ay nagpapasalamat sa kanila. Ang kalangalang na tinamo nila, hindi lang sa kanila, kundi para sa ating bansa, lalong-lalong na sa ating Pangulong Duterte. This is actually, I would like to make an inspiration to the rest of the people that Tekbok becomes champion. You are inspiring the whole nation. Ito yung pinakamalaking karangalan na ibinigay ninyo sa ating bansa. Ang mga winners, sobrang saya nang makaharap nila ang Secretary ng TESDA na si Kuya Jean. Oh, para po sa akin, isang malaking karangalan ang mamit ko ang Secretary Mamunjong ng TESDA. At maraming salamat po sa kanya. Oh, napakalaking pasasalamat namin dahil binigyan kami ng oras para appreciate yung mga ginagawa natin. Maraming salamat, Secretary. Pinagpapasalamat ako ng lahat, lalo na kay Mother, saka lalo sa aming Secretary ng TESDA, ay talagang tinanggap kami ng buong buo at inakyat pa kami dito sa taas dahil alam namin sa ipaalis na, pero inakyat pa rin niya kami. Talagang
overwhelmed kami dun sa pagtanggap sa amin dito. Kaya maraming maraming salamat po, sir. Mother Ricky Reyes, salamat ng marami sa pagbigay niyo ng importansya sa talent namin. At sa secretary ng TESDA, Sir Jean, maraming maraming salamat po. At pinag-unlakan niyo kami kahit alam namin napaka-busy niyo ang flight niyo mamaya. Nabibigyan niyo pa rin kami ng tamang sapat na oras para sa interview nito. Salamat po. Congratulations sa lahat ng mga winners na Philippine Afka delegate. Maraming maraming salamat.